Unboxing. Wow naman! Hero 8. Wow! Mayroon siyang freebies na tatlong item. Ito yung three-way tripod. Mahaba to, malaki. Buksan ko mamaya. Tapos, isang casing, tsaka spare battery. Maganda naman yung pagkakabalot. Paano masabi? Naka bubble wrap per piece, spare battery. Para babuksan. Gago! Silyado. Parang may naamoy ako, hindi maganda. Baterya lang. Maganda. Walang damage sa halos. Oh. Sa bola lang yan. Yung casing na rubber lang, pero hindi masyadong kwanto. Parang magiging ano lang to, magiging pag nalaglag, eh, shock absorber. Nagbibiro lang siya! Three-way right. Para hindi magtagal. Parang ganito rin yung sa ano ah, sa Hero 5 ah. Bahala ka sa buhay mo, kinusto mo yan. Okay, pinakahihintay. Paano masabi? Yung main item, Hero 8. Ang tigas naman ng karton. Ayun, sirain na natin. Wala rin namang silbi yung unity box niya. Sila sa box niya. Hero 8. Naka-screen protector pa yung harap. Tsaka likod. Screen protector lang. Touchscreen. So, ano kayang laman ng loob ng box? Yun na yun. Yun na yun. Yun na yung freebies niya. Parang may problema. So, may item. So meron siyang freebies na ito. Pwede mo siyang ikabit. Ito. Pwede mo siyang ikabit. Kunwari nasa surface lang siya. Bola pero lang yung yan. Surface nito is hindi flat. So, sa ididikit mo siya sa medyo hindi siya flat. Sa ibabaw ng helmet. Pwede siya sa ibabaw ng helmet. Ayan o. Sakto siya o. Sakto yung curve niyo. Baka mamaya hindi ko matansya. Meron akong madaanan na mababa. Sumabit. Diyos Mariyos. O di laglag. Di mas mahal pa siya sa helmet. Pero pwede siya sa helmet. Ginagawa yan ng iba. Hindi totoo minsan yan. Yung iba, dito. Sa side. Tapos, lalagyan na lang nila ng adapter na iba-iba. Wow naman! Para yung GoPro, wow. Tumayo. Tumayo siyang ganun. Ayan. Yan yung main item. So, dalawang battery ang nakuha ko sa item na to. Kasi sa seller, meron siyang freebies. Bola lang yan! Tapos, siyempre, charging cable. Tapos yung three-way. Maganda. Maganda yung three-way. Selfie stick. Pwede mong iikot-ikot na ganun. Di ba? Mga ginagawa ng, ano, kunwari 360. Gago! Pwede rin handheld lang. Ibabalik mo siya. Nakaganyan lang. Or pwedeng naka-stand. Kasi ito. Ayan na. Meron siyang ano, nakatago. Nakatago siya rito. Sa hawakan. Pihitin mo lang yan. Ayan na. Yan na stand nyo. Guys. Oh, may stand ka. Stand. Tapos, tanggalin mo to. Nahihila lang. Ayun. Tanggalin mo tong sumito. Lagay mo yan. Oh, ayan o. Oh. Yun. Wala. Ito pala yung feature niyang isa o. Oh. Yung dati kasi, yung mga GoPro bag, dati yung mga naunang model, wala siya yung paa. Magkakaroon lang siya ng paa pag bumili ka nung casing. Yung waterproof casing or yung mga ganitong casing or yung mga bracket na, yung mga casing na hard plastic, yun ang merong paa. Pero yung mga nauna kasing mga model, walang paa. Camera lang yan. Ito, meron na siyang sariling paa. So, kahit wala kang casing, meron na siyang paa. Ayan, pwede mo na siyang ikabit. Wow naman! Yun ang maganda wow. Dito. Wow! No. Yun lang, sabi nila is, pag ito nabali, pero mukhang matibay naman eh. Hard plastic. Ay, hindi hard plastic. Mukhang bakal. Sticker! So, yun lang, guys. A few moments later. Ito guys. Tatanggalin natin yung screen protector kasi ano yan oh.
Hindi mo makikita yung display pag nandito to. Kaya tatanggalin talaga to. Yun. Try natin i-open. Ay, tanga. Wala pa palang battery. Ayan guys. Ilalagay ko yung battery. So, medyo may pagka-tricky yung sa side kasi yung lalagyan yung battery. Hindi yung mga gaya ng ibang model. Yung mga nauna is sa ilalim. Tapos, ito, pipihitin mo lang to pababa. Ito to. Ayan, pipihitin mo to pababa. Ayan, mag-click. Then, lift mo. Pwede yan, detachable yan. Pwede mong palitan. Type C to sa charging port. Ayan, charging port. Then, sa pagkakaalam ko, dyan mo din isasaksak yung adapter ng mic. Dyan mo din isasaksak. Kung gusto mong meron kang mic para mas malinaw yung audio. Pero dyan mo rin isasaksak yung charger. Ayan. May nabibili na ano na cover, battery cover, na meron na siyang butas dito. Yan. May butas na siya dito. Para hindi mo natatanggalin yung battery cover pag magcha-charge ka. Saksak mo na lang kasi may butas na. Check natin kung gumagana. So, on na natin. Yun. Tit-tit-tit. Wow! Wide angle agad. GoPro. So, pili ka na. Touchscreen naman to eh. Wow naman! English. Wow! Check. Wow! Legal stuff. Agree. Agree ka lang. GPS. On ko to. Then GoPro app. Install the GoPro app on your phone to finish setup. 2 hours later. Eto mga kamotor. Eto yung app ng GoPro. Ayan o. GoPro. Open natin. Tapos dyan papasok lahat yung pwede nating ipasok yung mga videos natin. So andito yung mga videos. Ito. Ito yung mga last nakuha ko. Medyo malabo. Ang kinukuha niya kasi is yung background, hindi itong dito ka mag ang maganda rito pwede nyo siyang lagyan ng stickers. Ito oh, pakita ko yung mayroong sticker. Pwede nyo siyang edit. Lagyan nyo ng sticker. Kapag naka GPS, ayun oh, stickers. Stickers. Ayan, pwede nyo ilagay yung speedometer. Ayun oh, makikita nyo sa left upper side ng video. Meron siyang naka-display yung speedometer. Pwede nyo rin lagyan ng altitude, sticker, GoPro logo, terrain, path, speed chart, tsaka GeForce. Yan ang quirks, features ng GoPro 6, 7 at 8 na merong GPS. Pwede nyo siyang ito lagyan ng speedometer sticker. So yun ang maganda mo. So mga kamotor, pag-usapan natin itong settings ng GoPro, ano? Swipe down to unlock, tap. Ayan, na-unlock na siya. So, ang ano natin, pag-swipe down, settings natin pag-swipe down, andyan yung ito, voice control, pwede nating i-on or i-off. Then yung
camera beeps. Kapag inon mo kasi yung camera, magbibip siya, tut-tut-tut-tut, gaganon. So kung gusto mong naka-off yan na hindi siya maingay, pag nag-on ka ng camera, i-off mo lang. Ayan. Oh. Then ito is kapag quick capture, yung parang rabbit na logo. Pwede mo ring i-on, pwede mo ring i-off. Then ito yung camera, yung screen lock na. Yun yung pinakita ko kanina. Kapag inanono kasi natin, ayan, nakalock na yung screen. So hindi mo na yan mapapalitan ng settings. Kahit aksidenteng mapindot mo lang. Bola lang yan. Unlock muna natin. Ito naman is yung orientation niya. So ito naman is yung wide angle. Ayan o. Kung gusto mo ng wide or super view. Super view, mas malayo ang kuha. Kung gusto mo siya ng super view, pwede mo ring i-linear or i-narrow. So paliit ng paliit. So nasa wide lang tayo lagi. Kasi kapag naka wide yung ating video, na-activate natin ito. Yung ating boost. Ayan. Hindi totoo yan. Ayan. Kasi kapag tayo eh naka super view, hindi natin ma-activate yung boost niya. Yun o. Naka-block siya. Hindi siya pwede. Boost unavailable. Ayan o. Boost unavailable. Kapag tayo eh naka super view. Kaya pinupunta ko siya sa wide lang. Wide angle. Ayan o. Para naka-boost siya. So standard, ito yung settings. Ayan. Yung parang ball pen. Ayan. Nandyan yung resolution FPS niya. Lens wide lang. Hyper smooth. Yung hyper smooth niya naka-boost. Then low light, zoom, clips. Marami pa yan. So pag-aralan na lang yung settings. Pag-aralan so, yan. Kung sino ba yung mga marunong dyan. No? Ako magaling dyan. Pero ako pinag-aaralan ko pa lang. So yan. Standard, shutter auto, EV, comp, ewan ko kung ano yan. White balance auto, ISO min, ISO max. I don't know kung ano yan. Sharpness, high. Tapos ito yung wind. Yun yung always filter out excessive wind noise, no? So meron siyang tatlong options. Meron siyang auto, always on, or naka-off. So ino-on ko siya lagi para na-filter niya yung excessive wind noise. Pero sa tingin ko hindi naman masyadong natatanggal yung wind noise. Andun pa rin yung wind noise talaga. Hindi mo mawawala yung wind noise kahit meron yung filter niya, yung wind filter, no? So meron tayong shortcuts, yun yung nasa harap ng video. Video ito. Yan, yan yung mga shortcuts, yung parang snail, wide, zoom, tsaka yung hyper boost. Pwede mo rin palitan yung settings ng activity mo, yung slow-mo, cinematics. Yan yung cinematics, pwede mong i-4K. So check natin, no, 4K resolution and FPS. So yung pinakamataas natin is yung 4K. Pwede kang mag 2.7 or 1080p. Wow. Then sa frames per second niya, pwede mong i-30, 24, 60, 120, and 240. So nasa 4K and 30 frame FPS tayo. Kasi hindi naman ako nagsi-cinematics eh. No? So slow-mo, yan din, 1080p, 120 super view. Swipe down is yung yan, mga settings mo. Then balik mo. Swipe up naman is yung replace. Ayan o. Yan yung last taken ko. Naka wide angle lang ako. Hyper boost. Then syempre, pwede kang mamili. Ayan o. Hyper boost. Ang ganda nung hyper boost niyan. Ito yung wide angle. Then pwede kang mamili dito sa side. Side swipe sa kanan, photo, video or time lapse. Ayan o, time warp. Night sky, pwede yung ganun, time warp, time lapse. Ayan o, time lapse, video and photo. Sa photo naman, meron tayong mga settings din. Ayan o. Photo, syempre check mo rin settings ka rin, standard, wide lens, linear and narrow. So syempre naka wide tayo. Go down,
Yun yung GPS natin, oh, naka-on ako lagi. Hyper Smooth 2.0 maximum video stabilization with tight cropping. Pwede mong i-off, yun yung malikot, magalaw. Pwede mong i-on, naka-on naman yan kahit sa super view. Pwede mong i-high, high stabilization, hyper smooth, at pwede mo siyang i-boost. Dyan yung pinakamatinding stabilization ng GoPro Hero 8. So sa wide lens lang siya nabuboost. Kapag ito, ipinalitan mo ng super view, hindi mo siya maboboost. On lang ang available, oh. Walang boost. Oh, off lang at on yung kapag naka super view ka. Kaya pag nagvo-vlogging, naka wide ako. Pero maganda naman ang kuha nung ano eh, nung super view na naka-on yung hyper smooth. So okay pa rin. Then pwede kang magpalit ng resolution. Pwede kang mag 2.7K or 4K. Oh, pero magna-notice yan, to playback at this resolution, FPS, your phone or computer must support yung high quality ata to. Don't show this again. So yun, magno-notice lang siya na kaya dapat i-support ng laptop mo or cellphone mo yung 4K na resolution, kasi masyadong malaki, masyadong mataas. So syempre nasa YouTube tayo, ang highest resolution pa lang naman dyan is 1080p. Kasi kapag etong 4K ang pinili mong resolution, ang laki ng output ng memory, ang laki ng sasakupin niyang memory sa micro SD mo. So mag 1080p ka lang. Bahala ka sa buhay. Una nating gagamitin is yung wide angle with hyper smooth boost. Then next natin is yung super view with hyper smooth on, pero hindi siya naka-boost. Pero maganda pa rin naman ang kuha. So yun, no, yun yung settings natin. So papakita ko mamaya kung paano yung output ng video kapag sa two different settings, no. So ito yung Hero 8, GoPro Hero 8, ito ngayon sa bukid. Ayan, no? Siguro nagwa-wonder kayo bakit ang ingay, no? May naririnig na tigidigidigidigidigidigidigidigidig. Kasi may nagpapatubig. Tinap yan ang inyong lingkod. So, pagka nag-ani kami, PM is the key. Joke lang. A few moments later. So, ito mga kamotor, yung wide angle with hyper smooth boost. So, pansin nyo, yung motor lang yung umaalog. Pero yung tignan nyo yung ano, yung bukid, yung horizon, yung linya ng daan, hindi halos gumagalaw. Yung ulap, pantay lang, oh. Ganda, di ba? Yun yung hyper smooth boost. So ito naman mga kamotor, yung super view with hyper smooth on. Hindi boosted yung hyper smooth, pero hyper smooth pa rin. Ang luwang lang, mas maluwang lang ito ng view mo. Kita nyo, pansin nyo yung sa wide angle, hindi halos kita yung kamay ko. Konti lang, pero dito sa super view, kita nyo hanggang sa braso ko. Ay braso, hindi, yung sa forearm ko. Kikita nyo, no? Hanggang sa tank pad, oh. Kikita nyo yung gas pad. So yon, mas maluwang ang kita niya, pero syempre hindi boosted yung hyper smooth, pero smooth pa rin. Hindi pa rin siya yung matagtag, hindi yung maalog. Maganda pa rin ang kuha. So paminsan-minsan gagamitin ko yung super view, paminsan-minsan gagamitin ko yung wide angle dahil sa hyper smooth boost. So kung nagustuhan nyo itong video, sana po mag-subscribe kayo, like nyo itong video, share, and abangan nyo ang mga susunod kong mga update. Thank you.